Hello all together, it's me again and it's you again and welcome again to our channel. Today's recipe is Pritum Ista. We call it deep fried fish with less oil. At gamitan natin ng pinakamasarap, mabango at magical ingredients. Tignan natin, panoorin natin ang video ito para malaman kung ano yung magical ingredient natin. Let's go na po! Hindi po tayo gagamit ng soy sauce sa pagmarinate ng ating isda kasi po yung soy sauce ay isa sa dahilan kung bakit didikit yung isda natin habang piniprito. Here are our ingredients. Please take a paper and write it down. Siyempre, bago natin iprito ang isda, i-marinate muna natin siya sa mga magic ingredients natin. Ito po yung sangkap natin. Coriander, salt, pepper, onions, garlic, paprika, lemon extra. Huwag tayong gumamit ng toyo. At ito yung oil natin. Lagyan natin ng oil para hindi mag-dry yung isda natin. Ayun, na-mix na natin ang ating mga sangkap, mga magic sangkap natin. I-massage natin yung isda. Ngayon, magkakaroon siya ng body spa with our magic sangkap. I-massage ng i-massage kasama yung oil para hindi nga siya mag-dry. At lagyan natin yung belly cavity niya o di kaya yung chan ng mga sangkap natin. Tapos ilock natin yung belly cavity niya ng gamit ang toothpick para hindi siya mag-explode pag piniprito natin. Body spa or body scrub is finished. Our fish is waiting. Now we'll prepare our dip sauce. Dito natin magagamit ang soy sauce. We need spring onions, tomato, brown sugar, pepper, at yung soy sauce natin. Yung soy sauce ang masarap para sa isda pang dip sauce. Iprito na natin ang ating isda kasi parang na-boring na siya sa kakahintay. Gusto na niyo magsuling sa maliit na mantika. Ay, hindi po maliit. Hihirap magpadalo. Nahirapan ako sa tanong kamot. Ayan po. Ito na po yung isda natin. Using less oil. Gagamit tayo ng kutsara. Buhusan natin ang ating isda. Yung buntot niya. Yung upper part niya. Yung ulo niya. Para naluluto naman siya habang naluluto yung bottom part niya. Yung upper part naluluto din. Yan, nag-react po yung slit niya, yung hiwa niya. Bumuka po. Alog-alogin. Para even yung pagkaluto niya. At na-minimize natin yung time of frying. Hindi lang oil ang na-minimize natin, kundi pati time. Yan, parang nag-swimming siya. Ang mantika dito, kaya konti lang yung mantika. Ito po yung technique na makasave tayo ng oil kasi hindi na natin siya magagamit eh. Malangsa kasi yung isda pag piniprito natin sa ibang pagkain. Didikit po yun. Buhos lang ng buhos. Kumukulong mantika. Ngayon, aalugin na naman. In less than 10 minutes, luto na yung malaking isda natin. Durado po yung isda natin dito. Balik ka rin na natin. Nakikita nyo, luto na siya. Yan, buhusan uli. Tapos, hahanguin na natin ang ating isda. Hindi po dumidikit sa kawali yung isda natin. Yan, huwag nyo uiwanan. Luto na yung isda natin. Nandyan si Miming. Di po, joke lang. Ayan, gutin appetit na po. Kakain na tayo, luto ng isda natin. Gutin appetit. Until next time, thank you for watching. And please do subscribe. Thank you. Ciao.